Isang nakakagulat na balita ang lumabas ngayong araw. Ayon sa isang source, ay pinag-uusapan na raw ng pamunuan ng Kapuso Network ang usaping pagsesesante sa Batikang reporter na si Arnold Clavio dahil sa pananamantala di umano nito sa overseas Filipino worker na si Sara Balabagan. Tas naging kaso nito sa UAA matapos ipagtanggol ang sarili sa tangkang panggagahasa ng kanyang amo. Kamakailan ay kontrobersyal ang pagbubunyag nito na si Arnold Clavio ang ama ng kanyang panganay na anak na ngayon ay 21 years old na. Sinabihan din daw siya ni Clavio na ilihim ang kanilang relasyon. Ayon kay Balabagan, nangyari ang kanyang ugnayan noong 17 years old pa lamang siya. Pagbubunyag nito, and I quote, "Ang sabi kasi sa akin noon ni Arnold, iwalang aminan. Kahit ano raw ang mangyari, iwag akong aamin. I was 17 years old noong mga panahon na yon at talagang napaniwala niya ako." Mas lalo pang umingay ang issue dahil sa isang kilalang writer ng Manila Bulletin ang umapila sa pamunuan ng GMA na si Bakin si Clavio. Ayon kay Crisette Loretta Cho, magiging cheap daw ang media kung pananatilihin ng Kapuso Network na host ang mamahayag. Mismong pahayag ni Cho, "GMA News, kaya pa na konsensya niyo to employ someone who took advantage of a 17-year-old girl who suffered at the hands of her employer, made her pregnant, told her to shut up, and kept it from the public? No accountability. At ihaharap niyo sa amin yan, delivering news, a liar through and through. You will risk being the best news and current affairs channel because of a man who is USP is having a puppet?" Kayo mga kabuzzers, anong masasabi niyo dito? Oh, meron ka palang sekreto rin eh, na mas matindi pa. Tapos binabatikos mo pa yung Pangulo na Duterte, imbes na tumulong ka. Tapos ginagawa mo akong katatawanan. Ako, hindi ako naka-BMW ha. Wala akong BMW. Ikaw, alam ko naka-BMW ka. Oh, naka-BMW ka. Sabi ng iba, ma, mayaman pala yan. Hindi BMW yung big sabihin. Ng news anchor ang nasasangkot ngayon sa mainit na issue matapos na umamin sa Facebook Live noong isang araw ang dating OFW na si Sara Balabagan na ang ama ng kanyang panganay na anak ay nasabing anchor. Minsan pastor, itong news anchor na ito na may puppet sa isang morning show ay ginagawa kayong katatawanan. Binatikos din nito ang Pangulo kamakailan. Marahil ito ay karma. Ano, binabatikos din tayo? Binatikos niya ang Pangulo. Pati din po kayo. Tapos ginagawa tayong katatawanan. Iharapin mo yung sinabi ni Sara Balabagan. Harapin mo kung tunay mong anak yun. Ipakilala mo na ito anak ko kay Sara Balabagan. Meron ka palang sekreto rin eh, na mas matindi pa. Tapos binabatikos mo pa yung Pangulo na Duterte, imbes na tumulong ka. Tapos ginagawa mo akong katatawanan. Tira mo yung mukha ko. Ito ba yung mukhang katatawanan? Itabi mo yung mukha mo sa akin. Sino ang mukhang puppet sa atin? Ako, hindi ako naka-BMW ha. Wala akong BMW. Ikaw, alam ko naka-BMW ka. Oh, naka-BMW ka. Sabi ng iba, ma, mayaman pala yan. Hindi BMW yung big sabihin. Buhok mo, wig. Pero kailangan mo rin ng kaligtasan kaya makinig ka sa akin. Ubusin ko ang panahon to work on the cases for people who are involved in the PhilHealth. Ito po ang pahayag ni Pangulong Duterte kagabi na di umano'y igugugol ang natitira niyang termino upang tugisin ang mga korap. Any comments in this? Diba sinabi ko na sa inyo nung itinanong sa akin itong about sa PhilHealth, sinabi ko na sa inyo, hindi papayagan ng Pangulong Duterte ang mga nangyayaring yan na dumating na sa kanyang lamesa. Hindi niya pababayaan yan, hahabulin talaga niya yan. Diba sinabi ko sa inyo na kung merong kinamumuhian ang ating presidente, alam ko yung buhay niya, alam ko yung pagkatao niya, at alam ko yung leadership niya dito, based on his leadership sa Davao and based on our friendship.
talagang gugubuli niya yun, hahabuli niya talaga yun. Kaya nga, yung pagkakaibigan namin ay nang tagal ng ganito dahil we both hate corruption. So, our friends who only base their friendship on money, titik yan, alis yan. People who base their friendship on money are traitors. Later on, they will betray you. Yes. Kaya, friendship based, whose basis is money, ingatan ninyo yung sarili ninyo sa mga tao na ang basis ng friendship nila, pera. Umalis kayo. You avoid people whose only basis for friendship is money. Because in the end, they will become traitors and they will betray you. Pero people who are not corrupt, in regards to money, yan ang kaibiganin ninyo. Yan. Kahit magtiis pa kayo, ano pa, hindi ka iiwan yan. Hindi kay pagkakanulo niya. That's why I am giving you this wisdom. You know why dogs are man's best friend? Because the dog can bite you, but he will never betray you. Yeah. That's why they are man's best friend. I hate people who are traitors. Because traitors always base their friendship or their closeness to you on money. In my 35 years of this ministry, I am grown to see this, and I have wisdom to know this, because there are so many people like that. But money is a blessing, and I bless many people with money. It's not because they ask for it. It's not because they need it. It's because I am sharing, I am generous to people who I love. But they don't base their friendship on that thing. Their friendship is loyalty. Loyalty to our friendship and loyalty to the cause. Basta walang kinalaman sa corruption sa pera. Pag ang tao corrupt, ang tao ang Diyos niya pera, iwasan ninyo yan. Ipagbibili ka ng 4 kilo niyan. Kahit ano pa ang kaklos niya sa iyo, ipagbibili kang 4 kilo niyan. Ibibitray ka niyan, magtatraidor yan. Pera ang Diyos. Iwasan ninyo mga taong ganyan. Salamat sa iyong tanong.